Ayaw niya, nayaw, hindi niya gusto. Bibigay tayo kay Manong Jo ng pa-birthday. Nabasa ko yung comment niyo ngayong umaga. Sarap buhay lang daw si Hubby Chillers. Surprise! Surprise! Kato mo to. Taas. 7,000! Taas! 8! Taas! 9! Taas! 10! Salamat ng pagkama kayo, ha? Happy anniversary! Kala mo wala ako ha! Gago ka! Okay! Hello, Chillers! Baka malito kayo ha. Ito yung karugtong nung deliver namin sa Santa Maria, Bulacan. Tapos, sila Hubby, nauna na sila sa amin. Kami na lang magkakasama ngayon tatlo. Si Ashley, tsaka si Michael. Andito kami ngayon sa SM. Kasi, may swimming nga kami sa 27. So, gusto niyang bumili ng pang-swimming. Tapos, dahil nga sa 25 wedding anniversary namin, so wala akong regalo kay Hubby noong Father's Day. Tsaka, matagal-tagal na rin talaga ako hindi nagbibigay sa kanya ng gift. Naisipan ko na bilang siya ng regalo. So, bibilan namin siya ng relo. Pero, hindi ko pa ibibigay sa kanya. Sa 25 pa o kaya sa 27. Bahala na kung kailan. Yun. So, walang kaalam-alam si Hubby na bibilang ko siya ng relo. Matagal niya na kasi gustong bumili ng relo. At ngayon pala, birthday ni Manong Jo, nagpaluto na lang din ako ng pansit dun sa bahay. Tapos, bibigyan ko na lang siguro si Manong Jo ng cash. Kung ano man yung gusto niyang bilhin, mabibili niya. And dito tayo ngayon sa The Big Shop. Sige na anak, tingin ka na ng pang-swimming dyan. Ha? Okay, so Chillers, andito na kami ngayon sa bahay. Kakarating lang namin. At anak, pakicharge mo muna to. Kasi lubat na lubat na. Ayan, aray ko. Parang gusto ko magpamassage ngayon ah. Ayan, i-reflex ko lang pala sa inyo yung... Ay, ito na lang muna. Ay, yung binigay nila Ma'am and Mrs. De Leon. Ay, ni Mrs. and Mr. De Leon kanina. Kasi nga, di ba, yung vlog ngayon, karugtong po ito nung vlog kanina. Ay, chocolates pala. Salamat po, sir. Ma'am, tatlo niyan. I love you daw. Tapos, Toblerone. Tatlo din. I love you uli. Thank you po, ma'am, sir. Bigyan ko nito si mama. Nakita daw to ni mama kanina, kaya pala nag-PM sa akin. Akin na lang yung isang, hindi ko maintindihan yung pagkaka-PM sa akin eh. Anyway, so bigyan natin sila niyan. Tapos, maraming ganap kanina, bumili sa dalaga ng damit. Ayan, bumili siya ng mga damit sa surplus. Surplus dun sa loob ng SM, mura kasi dun yung mga damit, pero may quality. Hindi ko natin ipapakita sa inyo kasi kay dalaga po yan. As a human din, may nabili rin sa dalaga. Ayan, puro sa kanya to. Putin daw niya yan sa swimming, saka sa birthday niya. Bumili rin kami ng Nike na chinelas kay Hubby. Hindi ko muna sana ito ibibigay. Nagpukunyari sana kami na wala. Kaya lang nakita na rin niya sa babae. Ang bilis ang mata niya eh. So, si dalaga ang pumili nito. Ayan. Magkano bilhin natin dito, anak? Oo, 1,895 po. Oo, kasi 105 na lang yung sukli eh. So, ganyan siya. Nike, buksan natin. Buti na lang, in the first place. Wow, in the first place! Hindi kami nahirapan. Pag sabi namin na ito pong design na to, ano pong size? Sabi ko 12. Wow! In fairness, ang bilis na makahanap ng size 12. Kasi ang hirap po talaga. Ayaw niya. Hindi niya gusto. Narinig niyo? Ay, Nike ng pangalan. Ayaw niya. Hindi niya gusto yung ganitong design. Narinig pa kayong thank you, wala, diba? Kaya sabi ko sa inyo, wag na kayong magtaka. What? Kung hindi ko siya binibilhan ng gamit. Maging ako naman, Chillers, ayoko nagpakabili sa kanya ng susupresahin ako. Kasi iba yung gusto niya sa gusto ko. Kunyari, yung kulay, gusto niya black. Ako naman, gray. Parang ganun. Tinan mo, hindi nga nag-thank you, diba? Yung plastic yun. Huh? Plastic yun. Yung anak naman niya yung nagpumili. Ganun talaga ang buhay. Kaya mga asawa nyo, ang ganda kaya sa paa mo, lumiitingnan. Malaki kasi. Ang ganda, linis tingnan anak ko. Itim yung binili. Sanay kasi kami na ang sinusuot niya yung Gusto niya sanang bilhin sa'yo, yung brown. Yung brown na tiger. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, umili mo. Ang ganda niya kasi nang uso talaga ngayon na design. Sandali lang, hindi masyado nakita ng Chillers. Kinuha mo agad eh. Pakita uli natin. Ayan, Chillers, pwede po kayo bumili ng ganito. Unisex po ito ha. Maging ako naman, Chillers, gusto ko sana bumili ng ganito. Kasi pag sinukat mo siya, kung i-compare mo sa local, may diba may nabibiling 150 pesos lang. Alam ko talaga ng difference pagka ginagamit mo na siya.
malambot po kasi yung Nike. Kahit naman yung Adidas. Kaso lang ako, nanghinayang talaga akong bumili ng ganyang kamahal. Tapos, dumaan po kami sa ano, Yves Rocher. Ayan siya. Napadaan lang kami dito. Bango-bango niya. Naghahanap kasi ako ng ano, perfume sa body shop o mga sabon-sabon. Yan kasi chile sa isa sa mga nagpaparelax sa akin. Pag ako na-stress, kung kami lang siguro may bathtub, lagi ako nakababad sa bathtub. Minsan kasi nadadagdagan yung exciting ko na maligo kapag may bagong sabon, may bagong pabango, yan. So ito, bumila ako nito chiles. O, ang bango-bango. Hanggang ngayon nga, meron pa din naghugas na ako ng kamay. Tumatagal daw to ng 8 oras, yung amoy. Ayan siya. Tapos, ito. Ayan. So, na-excite na naman akong umalis. Yan yung mga pamamaraan ko para kaya paano nakakasawa yung alis ako ng alis. Sa nakakasawa rin talaga yung biyahe doon, biyahe dito. Kagaya ngayon, katatapos lang ng biyahe namin, may biyahe po uli kami sa Sunday. Deliver po namin sa Pampanga. Tapos may biyahe po uli kami ng Monday. Yun namang sa swimming. Yun. So, ito. Isa to sa mga nagpapagana sa akin. Ayan. So, sa mga ano dyan, mga gusto magbigay dyan. Hindi, joke lang. Pwede dahil baka allergic si mami. Hindi. Huwag niyong isiping allergy ako. Importante mahalaga, nagbigay. Hindi ako naman kasi pagbigay chillers, kung allergies man ako dyan, hindi ko pa rin inaano yan, pinamibigay, itinatabi ko lang. Yun. At natatandaan ko yan, bawat nagbibigay sa akin. Pagdating namin dito kanina, Shopee, anak bunting. Sa'yo to, nak! Nak, hindi ka dapat nag-order ng mga ganito sa online. Baka mamaya hindi mo alam kung sinong gumawa nito. Sa Shopee mall ko po yan binili. Eh, sa Shopee mall ba? Yes po. Sigurado ka ba dun yes. To galing? Yes. Alam bang marami nang namatay alam dito? Alam bang poison? Kaya nga po hindi din ako basta-basta nag-order kung saan. Hindi, nakakatakot kasi chillers, diba? Tapos sa karton pa nakabalot. Karton po talaga kasi para safe. Gano kaya ito ka-legit? Meron naman nakalagay dito. Prime Shop, Retail, Barangay 165, Caloocan City. Ano? Sa umordesihan, actually sa online. Makamamaya kung saan ito galing eh. Oo nga, hindi nagsasabi sa akin. Sa Robinson's ko man yun. Ah, Robinson. Robinson? Grabe kaya itong makataba yung mga gantong pagkain. Ayan, chillers. Magkano to? Eh, ano ko na ito, ha? Lagi ko na sa basura. Tapos, ah, nagpahigop naman ako. Hindi man lang kayo nag-aano. Lana, paubos na. Love you. Wait. Tubig na lang ako, anak. Pahinga na lang tubig. Malamig sa. Ah, meron pa ditong isa. Ano naman kaya ito? Ashley, may ito eh. Nakalagay, oh. Baka hindi po sa akin. Minsan kasi, nagpapa-order ako kay Dalaga. And minsan po, ino-orderan din talaga ako. Oh, pinagtatakim ako ng pinagtatakim ng pilit. Yung tuligmos na nagbumuha akong mataba sa video. Sarap. Ha? Hinahanap ako? Bakit daw? Hindi, mambaga. Kaya nga. Ano, nagkain kayo dun sa baba? Hindi, bibigyan ko na lang si Manon Jo ng ano, cash. Wow! There, Ashley May! May this book is in quote. Ay! Bro! Ay, puti! Sorry! Pero antuloy sa ulo. Ano yan? Saan galing? May the book, ano? May the book inspired you, please. Ano nakalagay? Basahin. Dear Ashley May, ang iyo pong pagtaba ay sumusobra na. Inspire you. Thank you and take care. Binili mo? Yes. Ah, sinulat lang yan ng ano, ng seller. Magkano to na? Ano bang pangarap mo sa buhay? Napakarami mong libro. Ang saya lang mo kasi basahin. At hindi masarap. Hindi siya masaya basahin. Puro English. Masaya, promise. Kasi binabasa ko ng pocketbook eh. Ganyan yung mga binabasa mo, 7 husband. Nakakaiyak daw kasi yan. Ah, gusto mo umiyak? Opo. Huwag ka maglagay ng pagkain sa rep. Han, nagpatayan sila, naghiwalay, hindi. Divorce. Sa ano daw, parang sa Hollywood, sobrang ganda daw ng buhay niya. Pero, nakatago lang yung sobrang nakakaano niyang life. Ashley, may uli. Dinadaan mo, mayroon para sa akin para hindi ko sitahin eh, no? Hindi, meron na din para sa'yo. Plastic cover. Ano sa akin dito? Ito? Hindi yan. Ayan yung pinakamalaki. Ah, calendar! Hindi, planner! A planner? May ano to? As a national bookstore. Yes. Ah, ibig sabihin dun talaga binili. Oo. Ayan siya. Parang ang ganda ng sulat ko. By month, kasi di ba ano, ilalagay mo dito yung mga date nila. Ilalagay mo din yung mga date. Hmm. Tapos, yung mga deliver, ilalagay mo dito, deliver ganto ganyan. Tapos dito, bayaran ng ano, tubig, kuryente. Ano kasi, me,
Kaya po ako nabigay sa'yo ng ganyan. Meron po kasi ako maliit na ganyan. Tapos, nakakatulong siya. Pero sa akin, para nung... Ano to? Di tanggal na ganun? Yes po. Okay, so yun lang naman, chillers, ang ganap. At hindi ko muna i-end yung vlog. Magkita-kits po ulit tayo sa 25. Or bukas, tingnan natin kung kaya kong mag-vlog bukas. Dahil... Alam niyo na, pagkatapos nitong vlog na to, ang gabi, ang oras po ay 7:30, maliligo lang ako. Pagkaligo, mag-i-edit na naman si Silaxing Cheers. Yan po ang aking buhay. Okay, baba muna ako, chillers. Tapos, eto. Ibigay tayo kay Manong Jo ng pa-birthday. Ilagay natin dito, para kahit papano eh. Tupian natin. Yan. Yan. Tapos lagyan ko ng ano, scotch tape. So, yan. Good morning, chillers. Aaga pa. 6 pa lang ng umaga. Aga ko nagising. At ngayon po yung wedding anniversary namin, nila Itay. Ang aga ni Habi nagluluto ngayon dahil nag-off yung tita ko. Masamada yung pakiramdam. Kataon pa na may konting okasyon. Anyway, hindi naman kami magluluto. Bukas na lang po siguro namin isa-celebrate yan. Bukas pa. Ano bang araw na ngayon? Oo nga. Ay, hindi. Sa Monday pa pala. Kasi bukas, deliver namin sa ano, Pampanga. Ay, hindi. Bulacan. Mukha may Bulacan. Shuta. Shoutout po kay Sir Randy Vidar. Ayan. Shoutout po. One set na sopa lang naman yung deliver namin bukas. Tapos, Monday, swimming namin. Ano nga, baka mamaya biglang pumasok si Abby. Sabi niya kanina sa akin umaga, oh, happy anniversary, sabi niya. Sabi ko, okay, thank you, ganyan-ganyan. Hindi niya alam na meron akong ibibigay sa kanya. Hindi ko na nga cheers ibabalot eh. Natamad akong ibalot. Ayan na kay Ashley, yung binili kong relo, diba? Ay, baka naririnig ako. Tapos, sabi niya, wala na akong utang sa'yo ah. Sabi niya ganyan, parang nagpaparinig. Kasi to be honest, chillers, maraming okasyon na wala kaming maayos sa selebrasyon. Alam mo, parang napipilitan lang kami. Tapos walang, alam mo yun, kakatamaran yun ang totoo. Kahit naman ng Mother's Day, wala naman yun. Walang ganap. Nasaan ba kami nun? Andito lang yata kami sa bahay, pero as in trabaho lang to the max. Kaya pag kayo, chillers, nag-business, ano nyo na yan, expected nyo na yan, na ganun po talaga. Siguro may mga nag-iisip sa inyo na, ay, dapat may time pa rin kayo sa ganyan. Try nyo mag-business para malaman po ninyo na pwede naman, pero hindi minsan talaga kayang isabay mismo dun sa araw nung okasyon. Pwede nyo i-celebrate in the next day. Wow, in the next day, may English kang demonyo ka. Ayan. So, mamaya, pupunta dito sila tita. Si mama nga naglalawa pa sa taas eh. Pero wedding anniversary namin, diba? Si Itay, hindi ko alam kung ano ginagawa. Ayan. So, pagpunta nila dito mamaya, saka ako ibibigay yung gift ko kay Happy. Yun. So, para kahit paano mahimasmasan. May mga hugot-hugot din yan eh. Na, bakit? Ako lang. Siya lang pa. Simulang maging kami. Wow! pangalawang beses pa lang ako nagbigay sa kanya ng ganyang gift. Yung una, talaga't binata pa kami nun eh. Wow! Magkasintahan. Yeah! Relo din yung binigay ko sa kanya. Psycho 5 naman yun. Tapos, nasundan ngayon na lang. Yung mga na unang panahon, nagse-celebrate naman ako ng birthday niya na kadalasan, nagluluto lang ako, nang hindi niya alam. Bali po kasi ang trabaho niya sa sound system. So, pag uwi niya ng bahay, tutulog yan kasi nga puyat na puyat. Puyatan po kasi dati talaga yung trabaho niya. Sobrang as in. Minsan, sa oras lang tutulog, alis na naman. Kaya, gigisingin ko yan, may ano na, pakaunting salo-salo na. Ganun lang yung mga... simpleng celebration na pwede kong ma-share sa inyo. Kasi baka mamaya sabihin nyo, eh, bakit ganyan si Silaxing Cheers? Puro na lang trabaho, puro na lang ganyan-ganyan. Diba? Mag-shoutout po tayo. Shoutout po kay Sir Jan Riz Official, Min Chang Videos. Shoutout ko si Madam or Sir Min Chang Videos dahil siya po yung nag-comment na ang tawag pala dun sa grills na sinasabi ko sa hagdanan. Stairs handrails pala ang tawag dun. Oh, sa mga hindi alam, wag ako. Alam ko marami tayo na hindi alam ang tamang tawag dun. Hinatutunan ako ngayong umaga. Thank you sa pag-comment. And kay Pure Heart. Ayan, madalas din ito nakikipag-gitgitan sa mga comment section. Bukod kay Ate Marisa. Thank you so much po, Pure Heart. And Joel Jocel Jerusalem.
ng Prime Foam. Ayan. Thank you so much po. Tapos, yung Bigasang Bayan. X Turbo Lofty White. Ah, TV. Doon sa Bigasang Bayan, ano po kasi, bumili nga ako ng bigas, diba, doon. Dalawa sa akong bigas. Tapos, siguro nakita nila doon sa katawan ni Laxi na nakalagay yung channel ko. Tapos, subscribe ka. Ayan. And shoutout po din po kay Rockstar. Nabasa ko yung comment nyo ngayong umaga about kay Habi. Ang sabi nyo, sarap buhay lang daw si Habi Chillers. May tumagot naman na, ko alam kung lalaki siya o babae, pero malamang lalaki to. Hindi po siya sarap buhay dito. Hindi po totoo yan. Behind the scene, kung makita nyo lang, hindi ko nga lang halos na isasama sa mga vlog, na laghari po yan dito si Habi. Ko alam kung kilala niya si Habi or nabubwisit lang siya dahil, hindi ko alam. Alam nyo kasi, Chillers, ang papel po niya ni Habi dito. Kung ako yung supervisor, siya yung manager. Ganun ba yun? Hindi eh. Tulog pa kasi si Dalaga eh. Alam niyo yung tawag sa ganyan eh. Kung ako yung marketing, siya yung producer. Parang ganun. Maging sa mga malalaking business, hindi po pwedeng ako lang. Hindi po pwedeng siya lang. Kailangan tulong-tulong. Yung po sinasabi niyo na sarap buhay lang dito si Happy. Hindi totoo yan. Sinabi ko nga sa kanya kanina umaga. Sabi ko, mukhang may bumabati ko sa iyo sa comment section ha. Umiti lang siya. Kasi busy-busy nga po. Ngayon, nasa palingka uli siya ngayon. Manamamalingki siya. Bilang mag-asawa Chillers or Sir Rockstar, hindi naman uusad ng ganito to. Kung walang suporta ang asawa, walang suporta ang kaibigan, walang suporta ang member ng pamilya, yung sinasabi nyo na normal lang na tumulong siya kasi sa business ng asawa niya kasi bla 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 bla. Marami po kami pinagdaanan. May mga time noon na kung wala si Hab, kung wala yung pagiging OFW niya, hindi rin basta-basta mabubuo yung ganitong business namin. Mahirap i-explain, pero may mga, pag-family business po kasi, tulungan yan. May time talaga na, kunyari, eto sila Itay, eto naman kami. May time kasi na, pag nasasaidan sila, kami ang gumagalaw. Kapag kami naman yung nasasaidan, sila yung gumagalaw. Suportahan talaga. Kung hindi kami magtutulungan, hindi basta aangat ng ganito yung business, or hindi ganito kabilis yung pag-angat ng business. Sana naiintindihan nyo, Chillers. Ang hirap mag-explain. Hindi naman po ako teacher. Pero alam ko pong naiintindihan ng iba. At alam nyo yan. Kilala nyo po kami. Kilala nyo si Happy. Kilala nyo na ako. Siya lang naman yung nakapansin noon. Pero sa tingin ko, kakilala ni Sir Rockstar si Happy. Kasi alam nyo yung business namin talaga. Kung aalamin talaga, bago man lang kami nagkakilala niya ni Happy, talaga may business na kami. Pero hindi ganito kalaki. At hindi ganitong klase business. May pagkakaiba. Pero, kahit naman sa ngayon, Chillers, kahit naman mawala si Happy, kunyari bumalik siya bilang isang OFW, pwede naman po eh. Pwede naman siyang umalis. Magiging OFW uli siya, mag-work siya sa mga sound system dito sa Pilipinas kasi tinatawagan po siya eh. Kinokontakt po siya para magtrabaho. Pero hindi po kailangan. Kung tutuusin, pwede naman akong kumuha ng mga tao. Kaya ko naman po magpasahod. Dahil unang-una, hindi naman ako umaasa sa mga tao eh. Natrabahuhin niyo to, gawin mo yan, ganyan-ganyan. Hindi po. Kilala ako ng mga Chillers. Kumikilos pa din po ako. Alam nila yan. Lalo pagka nasa deliver kami. Kaya lang po, kung kukuha pa ako ng ibang tao para lang makapagtrabaho si Abby ng separate na income, kumbaga parang another source of income yun eh. Hindi po kasi ganun kadali. Iba ang malasakit ng asawa mo, totoong pamilya mo talaga sa business. To be honest, Chillers, kahit nga po minsan kapatid mo, pinsan mo, iba magulang mo, hindi ganun ka grabe yung malasakit sa business eh. Talagang ikaw mismo na may-ari ang magmamalasakit talaga dyan. O magpo-focus para lumago, ganyan-ganyan. Kumbaga yung member kasi ng pamilya, suporta lang yan eh. Suporta na hindi basta-basta kayang tapatan yung pagmamahal mo sa business mo. So ako naman, dyan naman ako swerte. Lalo na pagdating kay Itay. Talagang yung suportaan dyan. Siyempre, padre di pamilya, ganyan. At ganun din si Happy. Lalo na si Happy, kilala yan ng mga ibang manunood sa inyo, mga nakatrabaho niya. Nanunood din sila na alam nila kung paano magtrabaho yan. Yung talagang bilis, tiyaga, andyan dyan. Huwag nyo na pong hanapan si Happy ng, ba't di siya mag-business ng ganito, bla 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 bla. Kasi lanang perfect na tao eh. Meron kasi mga tao na maraming alam na business, pero hindi kayang i-manage. Maraming alam na source of income, pero hindi kayang i-manage. Kasi nga, mapagod, ganyan-ganyan. So, andun pumapasok si Happy. Siya yung nag-aasikaso ng materyales, siya yung akit baba dito sa taas na halos hindi ko po kakayanin yun. Alam niyo sa totoo lang, masakit na nga yung singit niya isa kaaakit baba dito sa bahay. Set na gagawin. Anong design ako nakakaalam? Anong kulay ako nakakaalam? Anong sukat ako nakakaalam? Na kailangan siya magsasabi dito sa tao sa baba na hindi ko kayang gampanan dahil andito po ako sa aking kwarto. Nag-i-edit ako, nag-marketing ako, nag-talk ako, nag-review ako ng mga conversation, ano
pagbaba. Nagnonote ako ng kung ano-ano, bayaran, ganyan-ganyan. Doon po ako nakafocus. Laging pa po ako. Yun, mahirap kumuha ng katapat ni Happy na tao. Yung gagampanan niya, yung ginagampanan ni Happy, mahirap. Alam ko ang gawain dito sa bahay. Pag mahihina-hina ang pasensya mo dito, pag maarte ka, hindi ka tatagal. Lalo na lang sa pagtatabas. Alam niyo ba, chillers, hanggang ngayon, si Happy nagtatabas po ng tela yan sa mga cover ng foam. Baka po kasi iniisip ng iba na porke nag-grow yung business namin. Mam-mam na lang kami. Boss-boss kami. Hindi ho. Walang ganun. Huwag po tayo masyado mapaghusga sana. Ano ba sabi niya kanina? Eh, normal lang. Kasi yun na nga lang may tutulong niya. Bla-bla-bla sa business ng asawa niya. Bla-bla. Hindi ho. Hindi po yan dito. Pasarap buhay lang si Happy. Suporta po talaga siya. Ako po talaga ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng mga project. Kumbaga, sa puno, ako yung nasa gitna. Kumbaga, sa pusit, kumbaga, sa octopus, ako yung pinahang main. Pero sa tingin nyo ba, chillers, gagalaw ba ako kung wala yung mga nasa baba? Aangat ba tayo kung wala yung nasa baba? Na number one, syempre, na, di ba, kunyari, ako, nasa puno. Nandito sa side ko si Happy. Sa kabilang side naman, si Itay. Yan po talaga yung totoo, chillers. Tapos bandang baba, papasok na si Ashley. Katabi si sister, si mama. So, dyan na mapasok si Manong Joe. Saka si Ronald. So, yan yung carpenter ko. Ito yung upholstery man ko. Tapos baba ulit. So, baba ulit. So, ando naman yung mga iba pang mga member ng business. So, ganun po yung nangyari. In-explain ko lang. Sana gets nyo. So, sana po maliwanag kay sir yung in-explain ko na kasi nakakaano eh. Parang, para baka medyo na-hurt din si Happy na wow, parang ano lang ako dito ah. Hindi po. Wala po kami sa gantong status ng business or buhay kung walang suporta si Happy. At saka, ngayon na naman po siya hindi nagkaroon ng sariling trabaho. Nagigets ko na din naman siya eh. Kasi nga po, napuuwi nga siya, diba, sir, kung hindi nyo alam. OFW po yan si Happy. Before. Nasa 5 years din po yata siya sa Dubai. Pero before siya nag-Dubai, may trabaho din po siya dito sa Pilipinas dati. Sa sound system. Hindi nga lang ganun kalaki yung kita, pero kumikita. At ando naman pumapasok yung suporta ko rin naman sa kanya noon. Na hindi rin ako tumitigil noon sa kakakayod. So sana po ay maliwanag sa inyo. Ano po? So ang gagawin ko ngayon, mag-i-edit muna ako. Ayun pa pala. Oo nga! Hindi ko pa na nababanggit sa inyo. Noong 23, kagagali lang namin noon sa SM. Eh, pag uwi ko dito sa bahay, may binigay sa akin si Habi. Ito. Ayan. So, parang ito na yung pinakang regalo niya sa akin noong Mother's Day, Valentine's, Pasko, kung ano man. Kasi wala naman siyang gift sa akin, chillers eh. Puro lang talaga siya trabaho. Anyway, sanay na ako. Hindi naman. Tapos ngayon, anniversary namin. So, ito na siguro yun. Binilan niya ako ng ganito. Noong una, hindi ko alam ano to. Yung pala, AirPod. Ayan. Ganyan siya. So, i-insert ko dito yung video na kung saan binigay ito sa akin ni Hannah. Bakla, hindi, bakla. Umanis ka? Ashley, which way sabi is it? Sabi ko na ba, umanis ka kanini. Surprise! Sabi nila ni Ashley? Surprise! Surprise! Sa'yo ito? Sa'yo? Parang kanino po ba yan? Parang tobot mo. Nagkanto ako ah. Hindi, mas maganda yan. Original naman yan. Original yan na apple. Ano ito? Bag ka nag-edit magagamit ko? Yes. Kahit... tagal to? Sobrang tagal. Wala yung resibo, hindi nilagay. Di, dun mo ba yan mismo sa store binili? O sa ano lang to, bangketa lang binili. Ah, alam ko na yung presyo. Hulaan mo. 1,000? Ang layo! 3,000? Layo. 4,000? Layo. 5,000? Kalahati. Layo. 5,500. Layo. Taas. 7,000? Taas. 8. Taas. 9. Taas. 10. Ten. 10,990 yung search ko. Basically, 11,000. Pwede ba ito gamay ka pag-ismule? Yes, may mic po yan. Nasa lang mic nito? Hindi, may built-in mic po yan sa ano, dun sa mismong pod. Ah, dito? Sa mismong loob niya, meron yung built-in mic. Ayan o, ayan yung price niya. 10,990. Yung makaget over itong isa! Sana mo nung pagkamakalahan? Yung talaga ang price nun? Yung talaga yan, me. Bakit? Niloko yung ako. Surprise! Hindi na mo ka ito binili! Kano ito? Hindi makasalita! Hindi na, ano kasi paano ba ito pag ginagamit?
Hindi. Ang i-charge mo lang dyan, mami, itong case. Tapos, self-charging na po yan. Ma, pero nung charge yun, bila ko na si mami na ano. Ayun po. Type C kasi siya. Oo, mamaya po, late. Ay, hindi, mami. Ano lang yan, sa akin talaga yan. Hindi ka, hindi pa yan sa'yo. Hindi ba rin yung anniversary nyo, daw. Ba't hindi mo binigay? Eh, gusto ko nung gamitin mo. Hinihintay yung mismong araw. Sana na-vlog ko man lang. I took a video, pero landscape, ano siya, portrait. AirPods Pro ba yan, DR yung ano, yung bagong version lang? Third gen. Ano yun? Pang mahirap. Yun yung reaction ko. Kasi ako talaga, chillers, hindi ko afford yung mga ganito kamahal na gamit. Lalo't may nagagamit naman ako na. Yung may ano, tangkay. Ay, yung ganito. Kung ito nga eh, namamahalan ako ng sobra. Magkano to? 1,000 plus? Ito pa kaya? Natuwa naman ako, syempre. Kung ako mismo ang bibili, hindi ako bibili ng ganito kamahal na earphone. Kasi chillers, nasa ano po ito, 10,000 pesos. Ayan. So, iingat-ingatan ko kasi, mahal. Ang mahal talaga. Alam nyo, chillers, nagkaroon lang ako ng mahamahali na mga gamit-gamit dahil kay hubby. Katulad na lang nito, itong Rilo na to, itong Apple Watch na to, nasa 20,000 plus yung bili niya dito nung nagdudubay pa siya. Alam nyo, nung binigay niya sa akin, parang ano lang, chillers, to be honest ha, nasa 50% lang yung saya ko. Ano ba yan? Ang mahal naman yan. Tapos ko ilang G-Shock na yan eh. Parang kung pinera na lang sana, apat na G-Shock na yan sa akin or tatlong G-Shock na yan. Okay din naman ang G-Shock, di ba? Pero nung pag ginagamit ko na, andong ko na nararamdaman na, ay, ang ganda pala. Pero kahit naman kasi minsan napapanood ko sa mga commercial na ang ganda ng gamit, masarap gamit, ganyan. Eh, hindi ako masyado na encourage kasi ang sa akin gusto ko pag bumili ako ng gamit talaga na mahalin, talaga mabubugbog ko sa paggamit. Katulad na lang po ng ito, itong cellphone na ginagamit ko ngayon sa pag-vlog. Ayan, parang hindi ako nanghihinayang bumili niyan or mag-home credit kasi parang hindi ko kayang bumili ng bagong iPhone eh. Nasa 50,000 plus yata. So yan naman ako. Ayan siya. AirPod. Mahal! Anyway, thank you so much kasi binilhan niya ako nito. Tapos mayroon pa akong isang ganito. Eto. Bigay din naman to sa akin ni hubby. Galing din to Dubai. Ayan. So, ganyan siya. Ang ganda rin ng tunog nito. Kaya parang nag-ano ako na bakit may ganito pa. Sana iba na lang. Anyway, thank you so much. May mga maayos akong gamit. Tapos, kagabi, mayroon pa. Eto. Eto. Ito nga yung mga pinaglagyan pala nung ano, nung AirPod. Tapos, eto pa pa. May binili pa siya. Eto, mouse. Kasi yung mouse na ginagamit ko dito, di battery lang po siya. So, bumili siya ng rechargeable. Eto. So, ito naman, tuwa ako dito. Kasi, talagang gamit ko to. Alam nyo, madalas kasing nahihirapan talaga ako dito eh. Dahil yung mga mouse ko dito, ang hirap gamitin. May mga topak sila. Ganyan. Buti na lang hindi ito naging tao, ano. Ang hirap kasi pag may topak, maging sa tao. Ang hirap timplahin. So, bali tatlo yan. Ito yung binili ni hubby. Tapos, ito yung dati. Ayan, puro di battery lang. So, walang open dyan. Hindi nabubuksan. At ang kinatuha ko dito, second hand lang yan nabili. Nasa 1,000 plus lang yata, 1,800 ganyan. Kasi yung bago nito, chillers, alam ko nasa, ano po eh, 5,000 plus yata. Not sure lang po. Pwede nyo namang i-research. Kaya, sabi niya sa akin, bawi na daw siya. Bayad na. Talaga ba? And chillers, i-share ko na rin po sa inyo yung bill namin sa kuryente. Simula na magpakabit kami ng aircon. Pumapalo po talaga sa 7,000 yung bill ng kuryente namin. Ayan po siya. 7,000 plus. Nung unang bill namin, 5,000 plus. Sunod ang 6,000 plus. Ngayon, 7,000 plus na. Malamang next month po ay mas malaki kasi may aircon na po si dalaga. So, mag-a-adjust po kami sa paggamit. Sabi ko sa kanya, kapag kamadaling araw at malamig naman, napatayin ang aircon. Kaya po ito lumaki ng ganito, chillers, hindi lang po yan sa aircon. Lahat po kasi ng gamit namin dito sa bahay ay di kuryente. Kaya hindi po nakakapagtaka na ganyang kalaki po yan. Sabi ko. Ayan. Bagong gupit yarn. Bagong kulay din ang buhok yarn. Pinulayan ni dalaga yung kahapon eh. Pero hindi na namin siya tinanong. Pinatimpla ko na kaagad yung ano, yung pangkulay. Kasi pag magtatanong ka dyan, sabihin niya, mamaya na, bukas na. Sunod na araw na lang. Kaya sabi ko, anak, timplahin mo na. Kaya natuloy. Wow, itim! Dayang-daya ah! Ayan, so yan, namalengke siya dyan. Ano lutuin mo? Miswa ah, pagkain na tao sa baba. Dito kakain sila mama? Okay, punta tayo sa taas. Kasi kahapon hindi ako nag-vlog eh. So ngayon na lang ulit. Para makita nyo yung ginagawa nila. Okay, nakita niya. Nandiyan na. So ayan pala yung kubo chillers. Nalagyan na nila ng alulod yan. Yan na yarn.
Kaso kailangan nilang pinturahan ng brown. Kasi ang pangiting ng pagganyan, oh. May alulod na. Hindi ko na nakunan ng video yan eh. Sabi ko kukunan ko na lang pagtapos na. Nasaglalaba dito si mama. Happy anniversary eh. Si Itay. Happy, tatlo pa ako. Ayan. Ayan yung ginawa nila. Nakaraan. So dito, ayan, dyan lalabas yung tubig. Alam nyo na, tubig ulan. Pag umulan, may tubig tayo. Oh. Lalagyan pa ba ng hose yan? Dudugtungan pa yan? Lalagyan pa daw yan ng ano? Kung ano ang taas ng drum, yun din ang taas lang ng hose yan nilalagay. Oh, ayun. Tapos, ito, meron na rin dito. Ayan. Saan labas ang tubig nito? Ah, dito naman. May panlaban na si mama ng ano, tipid. So yan, lalagyan din ng hose dyan. Sayang din kasi yung tubig ulan eh. Panlinis-linis dito sa rooftop. Pwede nga rin gamitin panlaba yun eh. Sa Bicol, ginagamit namin panlaba yun. Saan hirap ng tubig sa Bicol eh. Sa ano ka lang, hukay ka lang kukuha. Hindi ko lang alam ulit kung maililipat na nila tumamaya ang kubo. Kasi ito naman ang ina, ginagawa nila Itay ngayon. Lalagyan na nila ng bubong yan. Ah, saan na yung bubong dyan na in-order? Nasa ba pa? Kano nga yung magkakabili dun? 8,000? Oh, mga nasa 8,000. Almost 10,000 pesos na po yung price nun. Kasi alam ko 8 pieces yung gagamitin nila dyan eh. Matatapos nyo kaya yan ngayong araw? Oo. Ah, hindi pala to kayang tapusin ngayon, chillers. Ayan. Pag natapos na po kasi nila yan, itong kubo, ilalagay na doon sa dulo. Clear po ang gagamitin dyan eh. At yung papaya ni Itay, tumitin din. Ah. Ang liliit to. Pangkanlong lang, pangkanlong. Tapos lang ni Abby magluto. Kain kayo. Yan, fried rice, tocino, tsaka corned beef. Dito kakain sila mama, saka sila Itay, saka si Tito Joey. Dahil nagtatrabaho sila sa taas. Pati sila tita, saka si Lola. Tinatawag na sila. Dumating po kasi sila kahapon. Galing Turbina. Okay, kumain na daw si Itay. Tito Joey nalang bababa, saka si mama. Kain tayo, chillers. Diyan na sila. Morning. Kain. Happy honored! Thank you! Sabagin ko lang sa office nila. Ilabas muna. Chillers, pumasok kami dito ni Ashley sa kwarto niya. Kinukuha ko na yung gift ko kay Hattie. Happy anniversary! Yay! Kala mo wala ako ah! Gago ka ah! Hindi ko na binalot kasi tinatamad na akong balot yan. Wow! Ay, very low! Wow! Dinig-dinig na naman ang kamay ay. Kasi kung yung hilo ko sa isa. Noong nakaraan po, napot kami ng gabi sa mall kasi naghahanap kami ng hilo. G-Shock, baka naman. Ayan. Pwede nyo yung pang regalo sa mga ano nyo, mga labuan nyo, kabit nyo, lahat. Oh, yan, kasi kayang-kaya nyo ang presyo nyan. Ako yung regalo sila dito lang. Nakuha mo na. Sinabi ko na. Chillers, paalis kami ngayon. Pupunta kami ngayon ng mall. Yung maliit na mall lang malapit dito sa amin. Ayun, so bali kasama ko si Dalaga at saka si Michael. Sila lang naman yung bibilhan ko ng damit. Baka bumili lang naman kami sa ukay-ukay o kaya sa bargain. Susuotin niya sa birthday niya sa Monday, tapos Thursday. Tapos si Michael, bibilhan ko din ng short at t-shirt kasi kulang yung damit na nandito sa kanya. Tsaka para may panlakad-lakad din siya ng damit dahil sumasama rin siya sa mga deliver namin. At siya nga pala sa nagtatanong sa inyo, pumayag na po siya. Ang PA ko po, magpapakita na. Ayan po, si Sir Danilo. Oh, tama na. Ayaw po kasi niya sumasama sa vlog eh. Ayaw niya. So, irespeto natin yon. Isa yan sa mga PA ko, bukod kay sister and kay Dalaga. Admin. Tapos, dumating yung pinaluto ni mamang chicken, tsaka maha. Dito po yan kay sa batchmate namin, si Neris Cruzen. Ayan. So, ayan po yung contact number yung malapit dito sa atin. Ayan. Contact number and FB. Subok na po namin niya, maladas kami nagpapaluto sa kanya, masarap siya magluto.
Kaya Arat na Chillers kung gusto nyong magpaluto sa kanya. And nagpaluto din naman ako ng chupagetti. Yan. So yung magpinsan yung magluluto. Ayun, nakagip nga naman si ano? PA admin! dumadami na yung clip. Dumadami na yung clip. At mayroon po natutulog dito. Kaya huwag po tayo masyadong maingay. Tapos sila Itay, andun pa rin sa taas. Kaya si Mama medyo nabubisit. Dahil, kaya ang gusto kasi ni Mama, huwag mo na magtrabaho si Itay. Kaya lang hindi mapigilan. Pero mamaya po, magbabanding-banding sila dito sa ano sala. Mag-video okay yata. Chillers, baka hindi ko na kayo isama sa mall para mabilis lang kami makabalik. So, ayun yung dalawa. Hindi na po ako mag-vlog doon. Flex ko na lang sa inyo mamaya yung mabibili namin. Chillers! Andito na kami ngayon sa bahay. Ang bilis, di ba? I-flex ko lang sa inyo yung ano, binili namin. Sagit lang to, yung kay Michael lang ang i-flex ko. Kasi yung kay Dalaga, ayaw ipakita. Alam nyo na, dalaginding. May nabili rin kasi siya, pero talagang ang dahilan naman talaga ng pagpunta namin doon para sa damit ni Michael. So, dumaan kami sa Ukay-Ukay, may nagustuhan siyang jacket. Ito, oh. Ang ganda nga naman ng design. Kaya lang parang naliliitan ako para sa kanya. Kaya lang sabi niya, tita, bili mo sa akin to kasi gustuhan ko talaga siya. Yan, maganda naman siya. Ukay-ukay, wag mag-expect ng bagong-bago. Ano, ganyan. So, yan siya. Para kapag umaalis kami, lagi naman siyang kasama, maayos yung damit niya. Tsaka iwan ko ba ng mga kabataan ngayon, kahit ang init ng panahon, ang hilig-hilig sa oversize na damit at tsaka sa jacket. Oversize na jacket, ganun. Yun ang hilig nila. So, ganyan siya. Oh, yan. Mura lang ang bili namin dito, chillers. 160 pesos lang. Ukay-ukay. So, lagay ko na yung sa labahan para malabhan na yun ni Mama. Tapos, bili lang ko din siya ng ano, short. Ang arte niya sa short. Sabi ko, ang pinipili ko yung parang ano, ang mga Adidas na local. Nung gusto ko. So, siya nagpili nito. Ako nagpili, pero tinanong ko siya. Eto naman. Yan, bilang ko ng short na ganyan. Mura lang naman to, 2,180. Ayan. Kasi yung mga pambahay niya dito, ang liliit na. Ipamimigay ko na rin yun. Tumatangkad kasi siya. So, yan. Yung napili niya, 2. Tapos, sabi ko, bili pa uli siya ng mas malaking konti. Para, na ito. Ayan, bumilang ko pa siya ng, ito. Ay, hindi. Ito pala, ito. Ito sa bargain ko naman to binili. Ayan. Ayan, mas malaki, mas mahaba. Ang gusto talaga niya, plain lang eh. Meron kasi doon ang parang may Adidas dito, kuno, Nike, or Nike. Ayaw niya eh, ganito lang doon yung gusto niya. Buti na nga lang sumunod sa akin kasi ang gusto niya yung maliit. Kung hindi pwede eh. Kasi pagka umaalis tayo, bumuha kang nasa bahay lang, matutulog. Ito naman yung isa. Ay, ito pala. Ito pala, buti na lang pumayag siya dito sa isa na to. Ayaw niya kasi na may mga guit-guit sa ganyan. Yan, Adidas kuno. Hindi po yan original, ha? Ito naman, magkano isa nito? 150 yata isa nito. Oo, 150 nga. Ah, hindi, ito 160, ito 150. Yan, so bali apat na yung short niyang bago. Tapos, binilang ko din siya ng pants para pag umaalis kami. Ayan, may pants siyang ganyan. Ito, ang ganda nito, chillers. Kano bili ko dito? Ah, 350. Ayan, 350. Ganda. Nasukot ko nga sa kanya eh. Nakakatuwang tingnan kasi, ano, alam niyo naman si Michael, di ba, gwapo din naman na bata. Tapos, sabi ko, bumili rin siya ng kulay blue naman para palitan. Tsaka, mas malaki rin to. Lalo siya nagtangka dito. Tsaka, ang laki niya ng tingnan talaga. Parang na siyang binatang-binata. Ayan. Ito naman, mura lang bili ko dito. 200 pesos lang. Para siyang, ano, semi ukay-ukay yung binilang ko nito, pero hindi. Kasi ang ganda ng tela, oh. Ang kapal. Ganda. Ayan. Tapos, bumili lang ko rin siya ng isang t-shirt. Ito. Ayan. 130 pesos. Tapos, last jacket. Nakita ko to agad. Sabi ko, bibili ko talaga sa kanya. Kasi hindi ko gusto yung jacket na napili niya eh. Ayan. Ganda oh. Diba? Tapos, naka-short lang siya. Tapos, naka-rubber shoes na puti. Uy, gwapo. Diba? Gustuhan nga ito ni Dalaga eh. Sabi ko, hiram-hirami na lang niya. Pagka, kung pamayag si Michael. Meron pa ako doon gustong bilhin sa kanya na jacket. Kaya lang, ayaw niya. Eh, hindi naman ako pwedeng bumili ng gusto ko. Tapos, ayaw niya. Pero, alam kong babagay sa kanya yun. Anyway, ganun talaga. Boss, ito. Testing na naman, chiller. Ay, baka mabas niyo ako. Ito, bumili na naman ako ng pangkusko sa mukha. Tetestingin ko naman to. Ito pala maligtad. Lumina Glow. Ayan siya. So, tatry ko lang uli. Alam mo naman yung face lock ko. Hindi naman maselan yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit namumula to. Siguro, ganyan talaga pag mga design.
Char lang. So, yung chillers lang naman ang ganap. At may ganap pa mamaya. Mag-iinuman sila dyan sa sala. Tapos yung iba sa rooftop. Hindi na po ako siguro mag-vlog. Siguro sa mga susunod na lang. Kasi magulo pa yung rooftop chillers eh. Hindi pa nila natapos yung paglagay nung bubong dun sa hagdanan. Pero naikabit naman na nila yung kalahati. Sa next vlog na lang po yan. Sa, pinipilit ko nga sila na matapos na sa Monday. Pati yung paglipat ng kubo. Kasi ilang beses ko na sinasabi sa vlog na ililipat, bubungan. Hindi naman nangyayari. Sabi ng Itay, sabi mo talaga sa kanila, maghintay sila. Tapos, may nag-comment po pala sa about kay Michael, kung sino daw si Michael. Si Michael po kasi, anak po siya na Ate Marisa. Si Ate Marisa po, isa po siya sa mga kaibigan ko na naging kadikit ko na din. Siya po yung naging dahilan kung bakit at paano ko nakilala sila Jimmy Speak TV at sa Makimoto. So, dugtong-dugtong na po yun eh. So, nakita ko si Makimoto, nakilala ko si Jimmy, nakilala ko si Reg. Yun, dun po. Siya po yung promotor. Ayan. So, isa yung naging dahilan. Tapos, isa po siya sa mga legit na viewer ko nung nasa Texas pa siya. So, umuwi sila ng Pilipinas. Nag-meet kami. Yun, doon na po. Nagdire-diretso na yun. Yun, so, pumupunta sila dito sa bahay. Pumupunta dito yung anak niya. Kasi nagbabakasyon, ganyan-ganyan. So, sa madaling kwento, medyo nag-close. Hindi naman close na close. Medyo lang. Tapos, ngayon na bumalik uli ng Texas si Ate Marisa para mag-work doon. So, nagbabakasyon po dito si Michael. Na mukhang hindi na po bakasyon. Mukhang gustong-gusto niya na dito. Okay lang naman sa akin kasi at least may iba naman yung mundo niya. Kapag gusto naman niya umuwi, anytime wala naman sa akin problema. Pero tinatanong ko siya kung gusto niya nang umuwi, ayaw pa niya umuwi. So okay lang na nandito siya. So yun, para tinuturing ko na rin kasing anak yan si Michael. Sana nga lang sumunod siya sa mga rules ko kasi may mga rules ako pinapagawa sa kanya. Na alam ko namang makakabuti sa kanya yun at agree naman po diyan yung kanyang nanay. Shout out Ate Marisa bilang pangalawang nanay niya. I try my best na mas matuto siya, ma-surprise yung nanay niya pagbalik dito ng Pilipinas. Kasi to be honest, chillers, ewan ko lang kay Ate Marisa kung okay sa kanya sabihin ko sa inyo, na si Michael po kasi lumaki siya sa ibang bansa. So, marami siyang bagay na hindi alam, marami siyang mga, alam niyo naman, iba naman yung pamumuhay dito sa Pilipinas, diba? Sampun na lang sa pagkain. Kailangan niya mag-adjust. Kung ano yung kinakain namin, yun dapat ang kainin niya. Pero, inaano ko pa din, kinokontrol ko pa din. Kumbaga, dahan-dahan ko lang siyang sinasanay. Hindi ko pwede na, oh, ito kinain mo, kain mo na agad yan. Hindi. Kumbaga, ina-alternate ko lang kasi hindi po siya sanay sa mga ganung pagkain. Katulad na lang ng mga gisa-gisa, mga isda-isda, paksiw, mga ganun. O, sanay siya sa fast food. Eh, andito siya sa akin. So, no choice siya. Hindi pwede sa akin yung ganung buhay niya. Gusto ko siyang matuto. Hanggang sa paghugas ng pinggan, hanggang sa paglaban ng personal na gamit niya, hagaya ng brief niya. Tinuturo ko talaga yung chiller. Kumbaga, hindi ko siya yung tinuturing na ibang tao. Oh, hindi. Maging sa tulugan niya dito, kung nakikita niyo yung pom na yan dito sa may tagiliran. Ang haba na ng vlog na to, Diyos ko! Ito, yan. Pinagawan ko talaga siya ng bed na ganito. Ayan, 3-fold po yan. 4 inches ang kapal. Mayroon pang isa doon, para tig-isa sila ni Javi, para maayos yung tulog niya dito sa room. Anyway, si Javi naman dito na uli natutulog sa kama, kasi may aircon na si Dalaga, so andun na siya uli natutulog. Kaya si Michael, dito na lang sa may paahan namin o kaya dito sa side. So ayan, tinutupi ko muna yung mga binili namin damit kay Michael. Ayan, kasi hindi pa malalabhan dahil kalalaba lang nila mama. Tapos, ito naman pala yung ano, alam peraso to? 4. Ang ganda kasi ng gantong boxer, hindi sa kanila mainit. 52. Pero meron tig 50 pesos eh. Kaya lang mainit yung tela. Kaya ito yung pinili ko. Ito, ang ganda nito oh. So, yan. Kailangan mo na labahan yan bago gamitin. Yun lang naman, chillers, ang ganap ulit. At i-end ko na po ang vlog. Sana po ay nag-enjoy. Kaya ito nga pala ang t-shirt ko, chillers. Marami po akong pinagawang ganitong t-shirt na one size lang po siya. Ako yung po yung nagbigay sa kanila ng design. Lahat po na makikita nyo sa aking suot-suot na ganitong damit ay sarili ko pong idea. Ayan. So, nakalagay po dyan, cup. Tapos, may tatak na si Laxing Cheers. Marami po ito, chillers. Bawat suot ko, ipapakita ko po sa inyo. Masasabihin ko sa inyo kung ako yung nag-design. Kung hindi ka pa nakasa subscribe, please mag-subscribe ka na. I-tap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye! Appear!